Christmas capital na culinary capital of the Philippines pa. Kaya naman ang Pasko ng mga kabalen sa Pampanga, tunay na maligayang Pasko. Dito nga sa bayan ng Guagua, isang traditional na pagkain pa rin ang inihahanda tuwing magpapasko. Ganito po ang pagluto at paganda ng panada. Lulutuin ang hinimay na laman ng alimango at ginayat na papaya. Pero imbis na ipalaman sa rice flour na hugis empanada gaya ng nakagisnan, sa lumpia wrapper na nila ito binabalot. May mga fusion na tayo na something na para makagawa ka ng panara na kahit hindi Pasko, hindi ka mahirapan. Kasi mahirap talaga yun do eh. Tsaka ito ipiprito. Ang resulta, ang crispy at malinamnam na panara. Ito raw ang madalas na ihanda ni Lolo Tuding sa kanyang pamilya matapos magsimbang gabi. Buwan pa nung malilit pang makanda ko. Nagluluto na kami. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin niya. Bali parang tradisyon na rin namin yung panara. Ang panara nga raw ang kumukumpleto sa Misa de Gallo ng marami. Pero kakaunti na lang daw ang gumagawa nito. Tinitinda yan sa ng simbahan. Pero ngayon panahon na ito, pupunta ka sa mga simbahan, wala ka nang masyadong makikita. May Kenny na sa Mexico dahil gatas naman ng kalabaw ang special ingredient ng panghimagas nilang tibok-tibok. Ang tibok-tibok ay ang mahablangka, galing din sa mga Kastila. Nakuha ang pangalan nito sa tila tibok ng puso kapag malapit na itong maluto. Abay perfect sa mga SMP o samahan ng malalamig ng Pasko. Paghahaluin lang ang gatas ng kalabaw, all-purpose cream at asukal sa isang kawali. At kapag tumibok na ito, pwede nang ilipat sa lalagyan. Bubudburan ng latik para sa finishing touch. Dahil madali lang gawin, madali ring ituro sa henerasyon ngayon. Tinuturo ko po sa kanila habang bata pa para makalakihan po nila. Nilagyan naman ng modern twist ni Chef Bonitz ang traditional food na inangit. Tara manganta mo dito sa Angeles. Binabagay natin sa mga kabataan ngayon, pero yung lasa, ganun din yung sinaunang luto. Gawa ito sa malagkit na bigas na niluto sa gata ng nyog. Nung unang panahon, pag nagluto silang inangit, katiyano nun yung ginatang bilo-bilo. So ang ginawa ko ngayon, pinag-isa ko na. Para sa finishing touch, nilagyan niya ito ng special sauce at mangga sa ibabaw. Kaya ang inangit naging sticky rice with mango on top. Manyaman! Ang mga pagkain ito, hindi man bida ng Pasko, mabuting natitikman na rin ng bagong henerasyon at naipapasa sa mga susunod pa. Nag-aalungkat kami ganyan at nagtuturo sa mga kabataan ng mga reseping luma at reseping hindi na ginagamit ng mga forgotten recipes. Ako si Rafi Timat, ito ang aking assignment.